abuelo que tenía esta época de marido, no para la cerradura, la jata, pero ya era un ponte en las slides, dito, ya la es ibahagi, so kung bibigyan ako ng konti na panahon ay bibigisan ko lamang para mapagsimulan ko. Tertulia na panit sa pagkatapos, kita natin ang Center for Philippine Studies, pamantasan ng sa Universidad Politeknikong Universidad ng Pilipinas sa Santa Mesa, kung saan ang Pangulo, kagaya ni Dr. Professor Goy ay nagdumaring tubig din sa walang iba kung si Dr. Goy. Ikalabing walo ng problema, tayo naman ay tumalo sa Arbeo, matagal na naman tayo ng mga pupunta na tagalo na kalahog sa mga pag-isipon. Mabala tayo na over the weekend ay nakapunta tayo. Itong panahon na to ay hindi pa ako formal na nabibigyan ng designasyon na Island Innovation Ambassador. So noong lang February 23, natanggap ko yung abuso o notice. Kaya itong Pebrero, natin limagang 23 ay ilipas. So, wala ako ng araw ng marinduki at 103 taon ng pagkakatatag, ulit pagkakatatag na ating lalawigan tiwalay sa Quezon na natin ay mayaman. So, tayo ay dumadalo ng isang panlaigigan na konferensya sa Universidad ng Pilipinas kung saan ang pangunahing panauhin ay si Dr. Saeed Farid Alatas ng Singapore. Ano? So, nalaki siya ng nakaharap ko sa Decolonial Mission Lavish. At yung pangalawang araw ay nagkalaki naman siya at nagpasundo ng isang palihan ano, para makagawa niya sa kapatid pananaliksik ko sa pagsabi. At noong 22 ng Pebrero, sinagatin natin ang ating sintang pamantasan sa Diliman at sa tapat nito matatagpuan ng Northern Rai University kung saan meron hiwalay na Center for Philippine Studies. So dahil dito tayo ay bumisita sa kanilang museo at nakilala din natin yung mga pinuno at pasimuno ng Center for Philippine Studies sa Northern University. So hindi lang pala sa PUP, hindi lang pala sa UP, kundi maging sa Nuira University ay meron din pala sentro para sa aral ng so, nakakatuwa na ibang ibang pamantasan o universidad ito pero meron pa rin sila pagkakaisa at lahat ng ito ay posible sa pananaliksik. So
kaganapan, ito, ambassador na tayo nito. Kaya noong February 24 hanggang 26, tayo ay nagpasa o naglahat ng papel sa sanggunian ng mga buo para sa intellectualization ng Pilipino. So ito ay isang pandaigdigan konferensya na itinao sa mga magsasal ng Zoom. So, nandito yung link. Kaya kung gusto nyo i-play na lang sa sarili ng oras, pari naman. So, matatagpuan natin dito yung paksa natin tungkol sa araling pang-isla at pang-tapulungan. So, noong sumunod na gawain natin, itong ika-7 at ika-8 na Marso, tayo ay nakadalo ng ikalawa Creative Industry Summit na inorganisa ng Department of Trade and Industry. So, remote lang tayo sumali, hindi talaga tayo physical o in-person na dumalo ito, kagaya nito sa Diplomat ng San College of February 21 ay naka-online tayo. So, shoutout sa mga kasama sa Facebook. So, patuloy natin na suportahan at isanguyod ng mga gawain ng Sentro ng Liga Kultura kung itinap na tayo ng director kung suportahan natin. Pangalawang araw ng Bicolonia Vision Knowledge ay in-person ako nakadalo. Nagpunta na ako sa UP, Guilliman, sa Libra University. Pero itong March 7 at 8, in the summit, hindi ka nakapos. At isuwan lang ako kung sakaling hindi. So, itong ipapalabas ko ay galing sa National Historical Commission. Ito ang theme song para sa ika-125 anniversary ng ating sagayon. So, nagsimula pa ito noong March sa Cavite. Ang bayan kung nasa
Thank you.
ating bansa. So, balik lang tayo sa home team na styles na natin na hindi na ako sa mga pinag-aaral sa sports. So, magpatuloy lang na. Meron pa akong isang video na ibang mahin na. Kasi yung mga mga na yun. Kasi yung mabilis ang kamay sa kamay, dinay gusto. Timeline na ito yun. Tapos yun sa summit, itong NRC teacher, dito tayo na dikit sa good to sa nakikita kasi pag ako gumalaw ng gumalaw. Binigay ko kay Ma'am Selina. Yung sa Google ni Sir Messenger. Napagkakaisa sa pamamagitan ng pagkikali. Ay kailangan din natin makikisa sa ating kalikasan. Kaya tayo ay sumali dito sa General Assembly ng Times of the School para magdeklara ng emergency. Isa sa mga ulat na lumabas sa January. So, sa pamamagitan ng pagdala natin ay pre-mood na o ang mga person ay nakadala pa rin tayo sa so, mas malapit sa buwan ng panitikan, yung panitikan ng panunduman. So, ito ay dapat ay yung pang-February Arts Month na isinagawa ng National Committee on Literary Arts sa pangunguna ni Sir Alex Jordan Rose. So, ito ay sinagsama. Thank you, sir. Sa tayo, ang kaso na kapalagin kasama naman sa kultura, tayo ay involved din o kasama sa ginagawang kultural na pagmamapa sa Kalawag, sa Quezon. Nabanggit natin ito isang na tatlong taon na tayo na nagsasarili. Simula noong February 2020 ay bahag na tayo natin ng Kalapa. So hindi iba sa atin itong Kalawag sa Quezon. Marami tayo pinagkakaisahan. Accept na lang sa inyo. Bansa at mamaya makikita nyo din mayroon kasi sa paralel na ginagawa sa bayan naman na Torino. So noong Holy Week so, sa pagitan ng 82 at 89 yan ay Palm Sunday hanggang Easter Sunday ito yung natin na isulat sa Lipsit patuloy natin yung ginagawa at i-edit ng Mary Maso susunod na
Windows Alt M. Windows Alt M. Mamaya at ilayos din natin ito ng first day
2022. Ilan na so, long weekend, 5,000. At nagpunta din kami sa Kalantan Bay. At nagpunta din kami, ako na lang, abista, sa Radyo Kamaligid. At ganun din, nagalan din tayo sa Tulus para ituloy itong simple ni binibining May Morales Dolis. Na taga-parangay magigalan, nagsulat ng ayon ni Talapan. At sabi ko nga, kung may mag-pack up, aagin nyo na agad ba? Sa iyo gano'n, hindi ka sinta. Sana lang ay marami pa sumali sa mga susunod na pagkakataon dito sa Tora. Kasama tayo sa proseso ng validation na sa darating na 25 ng Mayo ay magkakaroon ng turnover ng output. So sana ay makadalo pa rin tayo at bagong mag-good ay natuloy-tuloy na mga cultural mapping at matatapos na natin sa buong dalawigan at by then ay tapos na rin ang sabayan ng bukbuk. So sabi ko ay pwede ituloy sa Buena Vista at muling palitan ng sabayan ng mga cultural mapping. So, kagaya na lang pag-ibo, bahagi pa rin ang ating pagdiriwang ng buwan ng Manitikan ngayong taon 2023 na may tema na kultura ng pagkakaisa, pagsisiyansa ng pagkakaisa sa mga bulitin ng Manitikan. So, ayan na ipalabas ko itong video na ito para pagkakaisa natin po. Nagganda na naman, sir. Pagkakaisa, bilang sa island ng innovation na so, kung bahagi. Nagalaw ko siya. Bigyan nyo lang ako ulit. Ito ang minuto para ipag- Lamba, 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 lamba.
salamat sa inyong attention at pakikinig. So bilang kultura, pinasalamat natin ang pastor ni Dr. Ernest at ganoon din sa iba natin mga gawain. Malugod po natin na sinusuportahan din ang direktor ng Sentro ng Ligat Kultura at nagpag-inig graduate from ng Cultural Education at maling sa buknok na area ko ay ginigol. So, naiisa pa rin po tayo sa mga gawain na to at ipagpatuloy natin yung